tulad ng pinangako ko sa inyo dun sa last video natin, pupunta po tayo sa DRT, Tanduro ng Nissan Baliwag. So pupunta tayo ngayon doon dahil iti-test drive natin yung kanilang Nissan Pro 4X. Meron na akong ginawa na review regarding dyan sa Pro 4X. Detalyado rin yan. Sa video na to, ang gagawin natin, iti-test drive natin and ipipil natin kung malakas bang umatak, maganda ba yung brake, and overall, ano ba yung mararamdaman ko pagka ako nag-drive ng Pro 4X. So kung gusto nyo malaman yan, huwag nyo akong iiwanan mula umpisa hanggang dulo. So tara, let's go! Tara, mag-test drive na tayo. Okay, test drive tayo ngayon. Kasama uli natin si Brother Kenneth. Pero for the meantime, si Paring ano muna ang magda-drive. Kasi hindi natin kabisado yung lugar. Nandito tayo sa DRT. Dito ka. Hindi mo nakita yung daan, ano? Ayan, tol, ano ba to? Ah, two-wheel. Two-wheel, naka-two-wheel. Ah, naka-two-wheel ka lang. Wala ka pang ginagalaw dito. Wala pa. Basta sa piyatang kaya naman dito. Kahit two wheel, walang problema. Wala na. Kapit ano. Eh, meron silang baon dito. Ulam, kanin. Kasi dumating tayo rito mga kaibigan, mga ano na eh. Pa mag-12 na. O baga lunch time na. So yan, daming mga sasakyan. Yung mga ano yan, participants. Sasakyan ng mga participants ng bike race. So ngayon lang ako nasa kay mga kaibigan dito sa Pro 4X. For the meantime, ganun nga, pasahero muna tayo. Pang off-road, pang city driving, kung gusto mo, i-two-wheel drive mo. Pero kung off-road, i-four-wheel drive mo, pwedeng pwede. Hindi rin siya masyadong matagtag. Ayun, mga kaibigan, hindi siya masyadong matagtag. Kanina nung bumababa tayo dun sa mababa, mga bato-bato, oh, hindi natin ramdam yung ano, yung kaldag. Kumbaga, saktong-sakto, swabing-swabe lang. Mamaya, subukan natin kung nasa ano tayo, second row, kung gaano kaganda dun. Yan, so sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam ng full features ng sasakyan na to, mga kaibigan, meron na tayong ginawang review ng unit na to. Panoorin nyo lang dito, yan. Ilalagay ko rito sa taas, magpa-pop up dito, pindutin nyo na lang. Mamaya, magagamit ba natin yan sa ano, pagpataas yung 4x4? Oo, pwede. Pero pwede hindi na rin? Pwede na rin. Coaching eh, kaya lang. Oo nga, sabagay. Yung wigo ko kaya. Kaya lang, galit na galit yung wigo. Oh, masarap pa lang sumakay talaga dito sa Pro 4X.
bilang pasahero, masarap umupo dito sa front seat. Itong upuan ng Pro4X ay zero gravity seat. Kaya nakakatulong ito doon sa pagka makaldag yung kalsada, hindi mo masyadong mararamdaman. Pareho yun, ano? Passenger and driver. Pero yung nasa second row, hindi na ano yun. Hindi na zero gravity seat yun. Yun, no? Pababa, oh. Yuhuu! DRT! Ganito ka pala! Grabe yung paangat-angat dito. Ito, kayang-kaya ni Wigo to, eh. So, dito naman tayo sa second row. So, inexperience ko yung ano dito, yung suspension dito sa likod. At bearable naman, hindi siya ganun ka ano, ka smooth. Hindi rin siya naman ganun ka tagtag. Sabihin, saktong-sakto rin. At maluwag din dito. Masarap yung feel ng upuan na nakasandal ka dito and marirelax ka. Yun, oh. Makakit na tayo. Yun, kayang-kaya. Ako sa na magdadrive. Yeah, so ngayon, magpapalit na kami ni Sir Kenneth. Ako naman na magdadrive. Okay. Oras na para malaman ang katotohanan. Ay, kung masarap ba talaga ang i-drive to. Ayan, so ngayon, nandito tayo sa medyo paakyat, no? Hilly part ng DRT. Disclaimer, hindi ako pro driver. And as of now, medyo kinakabahan din ako. Pomo, ano naman to? Automatic. Then sabi ko nga, tulad ng dati, lagi kong sinasabi sa mga videos ko, every time na magdadrive tayo ng bagong sasakyan na hindi nyo kabisado, pag-aralan muna kung ano yung mga nandirito. Yan. So, sabi ni Sir Kenneth, hindi naman daw tayo obligadong gumamit ng 4-wheel drive na 4H saka 4-low. Depende na lang talaga kung sa mga tight situation, putikan, mga madudulas talaga na lugar. Ganun lang yan. So ngayon, sunny day, maaraw, talagang makapit yung mga gulong natin sa kalsada. So two-wheel drive lang muna tayo. Yung upuan, syempre set natin dun sa ating desired position. So highest na to. Yung manibela ay sakto na rin. Yung aking side mirrors, yan muna natin. So, set na lang. Okay, tara na. Drive. Handbrake. Okay. Unang tapak dun sa gas pedal, kagat-kagad. Ayan, oh. Kagat-kagad yung kanyang acceleration. Ayan, hilly part tayo. Tignan natin ng konting ano lang. Medyo bagalan lang natin. Nasa ano lang tayo, mga 40 kilometers per hour at ang ating RPM ay more or less nasa 1500 RPM. Wow, walang kahirap-hirap sa hilly part. Ayun, no, mas mataas pa. Oh, di ba kayang-kaya. At yung makina, no, hindi siya masyadong rinig na galit. 2.5. Yung makina nito, ano? 190 horsepower. Ayun, may Pro4X, oh, kapatid. So, dahil ano nga lang, automatic, wala ka nang gagalaw-galawin dito. Simple lang ang pagdadrive ng automatic. Pero syempre, kailangan alerto ka. Ingat, dahil syempre, baka malibang tayo, iba na pala yung nagagawa natin, madisgrasya tayo. So, pagka nandito, nakasakay ka dito sa Pro4X, feeling mo, ang laki-laki talaga nung daladala mo, parang hindi ka kasya dito sa kalsada. Yun ang pakiramdam. Okay, kasi hindi naman talaga ako madalas mag-drive ng ano eh, ng pick-up. Ito, hilly drive to. Ayan, medyo rinig mo na yung makina rito. Kasi mabagal eh. Pero ko siguro nakabuelo to, kayang-kaya. Ibig sabihin, hindi masyadong maingay ang makina. Pangkaga natin. Good, oh. Nasa 2,000 RPM. Yung ganong paakyat.
yung busina niya hindi siya one touch, kumbaga kailangan medyo may diin ganun, hindi siya yung kaya ng ganun lang. So obviously yung aircon natin sobrang lamig, mga kaibigan. Ayan o, naka 21 degrees Celsius tayo and naka 3 lang yung fan. So ang lamig, sobra. Yan lang, kailangan mo lang talagang i-press ng mabuti tong busina. Pero pagka matagal na sa inyo to, masasanay na kayo. So, mas pataas pa tong lugar na to. Puntahan natin. Ang medyo delikado lang dito sa DRT, ano eh, paligo-ligo yung lugar eh, balsada. Pero na-try mo na bang umakyat dito kanina? So okay lang, kahit na ganito, wala na akong gagalawin. Ay, wala na akong gagalawin, mga kaibigan. Ay, marami kami yan, dito sila sumakay lahat kanina. Lima sa loob. Oo, kanina. Sa likod sa job. So simpleng-simple lang, mga kaibigan, ayan o. Hilly. Wala ka nang gagawin. Oh. Di ba? Medyo nabitin dun ah. Pero pag nabitin na ganun, bitawan mo lang ng konti. Tapos arangkada na uli. Sino bang gaano si nag-shifting kasi? Oo, shifting. Parang ano rin 'yan, parang manual na kailangan. Bagay yung ito, pwede rin naman siya manual. Oo. Oo. Pero parang pagka minanual ko, mas malilito pa ako. Hindi, automatic ko na lang. Ayan, sabi ni Sir, ano, ni Sir Kenneth, kung sanay ka naman talagang mag-manual, may option naman dito. Ayan, oh, may plus minus. Ayan, manual. Ilalagay mo lang sa kaliwa. Yes. Tapos yun, plus minus. Pero ako hindi ko na ginawa dahil baka malito pa ako. Automatic na nga eh. Hayaan mo na siyang gumalaw ng sa kanya. Bilisan natin. Sarap i-drive. Preno. Ayun oh. Napaka-responsive niya, mga kaibigan. Galitin natin yung makina. Hop. Preno tayo, no? Ayan. 2.5 RPM kapag paakyat na ganun. Medyo galit na siya. Pagka ganitong lugar yung pupuntahan mo, masarap dalin yung mga ganitong sasakyan. Pero kahit na hindi 4x4 talaga, yung 4x2 mga ang makina is 2.4, 2.5, mga 2.8, 3.0. Kayang-kaya. Actually, yung Wigo ko, mga kaibigan, nakarating doon sa pinanggalingan natin kanina. 1.0 lang yun, kayang-kaya. What more dito sa Pro 4X na 2.5 ang makina. Wow, sarap. Ayan, so ang ganda nung ano dito, ano, mga kaibigan, yung trip meter o yung MID na kahit na medyo maliwanag yung paligid, kitang-kita mo yung information dito sa MID mo. Ayan, kulay puti na maganda yung contrast. Diretso natin sa taas. So ito, mataas na to, mga kaibigan, halos bundok talaga tong lugar na pinuntahan natin na to. Oh, ayun oh. Nabibingin na ako. Puro pita. Halos yung nakikita ko. Puro dito, ang dami yan. Accent. May mga kotse rin yun. Junior, kayang-kaya naman yan. Meron talagang kung maliit yung makina mo. Hirap na hirap talaga. Pero makakaakyat naman. Overall, ang sarap ng ano, ng experience, no, mga kaibigan. Itong upuan ko rito sa driver's side ay zero gravity din. Kaya maganda rin talaga yung feel na hindi mo masyadong nararamdaman yung tagtag ng daan. Na para ka lang
lumulutang habang bumabiyahe. Liko na tayo. Pero yung pwede ato tayo dito, mukit kaya tayo. May ano pa dyan eh. Okay, diretso mo lang. Dito? Dito. Ah, meron pa rito ng iya, no? Ah, ganyan pa. Siya, ano? Ah, oh, okay. Wala na ta. Wala na tayong anuhan. Oo na. Ay, hanggang dyan lang sa ano na yan. Okay. So, tara. Wala na kasi yan, eh. Parang daan lang dyan sa ano na yan. So, ano na ta? Nasa dead end na tayo. Ngayon, maano natin, matitest natin itong ating 360 view na camera. Ayan o. Pag niliko mo yung manibela, lumiliko rin yung linya rito. Ganyang kaganda yan. So, testing natin. Atras tayo. Magmamaniobra tayo. Medyo malabo na yung salamin natin sa side mirror. Ayan o. Ayan o. So, syempre, kapag atras, ano nangyari? Limitin nga natin yung ano. Ayan. Yun oh. Yan ang sinasabi ko mga kaibigan. Kapag 4x4, nakita nyo naman, makakayod na yung gulong natin kanina. Ay. Nung inon natin yung 4x4 or 4H. Ano tawag yan? 4H no? 4 high. Dapat diyan kata 4 low, di ba? Yeah. Kahit ano dyan, pwede ba? Okay lang. Yan, medyo kinakabahan ako eh. Oop, yan. Tingnan natin yung 4 low, ano yung anong ano. Push na. Ayun, ganun din. Ang gamba ako. Ayan, okay na. Sarap. Tapos balik natin ang two-wheel drive. Yun! Tao na ako! Madali lang! Madali lang palang i-ano. Madali lang palang i-ano tawag dito, i-operate mga kaibigan. So kapag ka, ano, medyo nababalaho ka, kanina halos ayaw ng gumulong nung gulong natin, kumakaayod na lang dun sa lupa. So ginawa natin 4H. Pero ang alam ko kasi pag 4H, ano eh, 4 high eh. So ano ba ibig sabihin nun? Mga 60-80 yung takbo na. Oo, pag medyo mabilis ka. Pag 4 low, yung halos nakahinto ka lang. Alam ko ganun eh. So any of the two nagamit natin, galing, tao na ako. First time ko nakapag-drive kasi ng 4x4 at saka first time kong na-experience ng actual. Congratulate niyo ako mga kaibigan. Sarap. Kung ano yan, kung 4x2 yun, ano, medyo hirap na tayo. Kasi maano talaga yung ano eh, yung lupa, medyo malambot talaga. Nice. Galing. Naano natin yung ganong ano, instance. Ayos ang experience mga kaibigan. Grabe, buti na lang nagpunta ako dito. Experience ko yung ganitong 4x4. Kasi wala tayong capacity para bilhin to eh. So makikitest drive lang tayo. Sarap! Solid yung test drive ko na yun ah. Grabe pala yung Pro 4X na yun. Sarap i-drive mga kaibigan. Inom lang ako. First time kong maka-experience ng talagang yung ginamit ko yung 4x4. Natsyempohan natin kumapit talaga yung gulong dun sa putik mga kaibigan. Ganda rin ng Pro 4X talaga sa pormahan. Sa loob, ang ganda rin. All black yung nasa loob. Yung seat, para kang niyayakap din. Nakakatulong yung Pro 4X na zero gravity seat doon sa pag-absorb ng malubak na daan mga kaibigan. Overall mga kaibigan, napakaganda ng experience ko dito, no? Sulit yung pagpunta ko dito sa DRT kahit na yun nga lang yung purpose natin, ma-test drive yung ating
Pro 4X. So kung naging interesado kayo dito sa unit na to, kontakin nyo ako kung gusto nyo magpa-approve installment cash basis. So ilalagay ko yung aking contact number dyan sa description box. So request ko lang mga kaibigan, huwag nyong kakalimutang pindutin yung subscribe button at yung bell notification para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos natin. So hanggang dito na lang mga kaibigan. See you on my next video. Bye-bye!